kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong pinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawi ng Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya ng kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isaman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako.
Taimti manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagkalikod sa kasamaan. Kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong matakos, alin at magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lumos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ang lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig
ang rena ng timog laban sa lahing ito. At sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na hindi hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay Miyerkules sa unang linggo ng Kwaresma at sa ating Ebanghelyo, narinig natin, mga kapatid, ang importansya ng pagsisisi, ng ating pag-amin sa ating mga nagawang pagkakamali. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano ang mga taga Ninive ay sobrang nagsisi sa kanilang kasamaan at bago matapos ang 40 na taning na ibinigay sa kanila, bago sila parurusahan ng Panginoong Diyos. Sa kanilang pagsisisi, sila ay nag-ayuno, nagdamit ng sako, at naglagay ng abo, tanda ng kanilang kababaang loob na pagsisisi sa kanilang mga pagkakamaling nagawa. Sama-samang pagsisisi, mga kapatid, pagkilala sa kanilang mga pagkakamali, sa kanilang mga kasalanang nagawa bilang isang bayan, bilang isang pamayanan. There is a need for us, mga kapatid, na sama-samang magnilay at aminin kung anumang mga pagkakamaling ating nagawa na bilang isang pamayanan, bilang isang bansa, atin nang nakalimutan ang ninanais ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno para sa atin, na ating mahalin ng lubusan ang ating Panginoong Diyos at mahalin natin ang bawat isa, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na sobrang nangangailangan. Pero sa pagmamahal sa kapwa, mga kapatid, napakalaki pa talaga ang ating mga pagkukulang. Siguro dahil ito ay may kaakibat na pagsasakripisyo, pagbibigay ng sarili. Kaninang umaga, dapat may hearing ang mga madre na kapatid natin, no? Mga matatanda, sobrang matatanda mga madre na, no? Pero sila ay pinagbintangan, mga kapatid, na mga terorista, ni Red Tag, mga kapatid, ang ating mga kapatid na mga matatandang madre na nag-google ng kanilang buong buhay para sa pagtulong sa mga kapatid nating mga lumad at mga magsasaka na patuloy na nakakaranas ng dahas dahil ayaw nilang ibigay ang kanilang lupa sa mga negosyanteng dayuhan na nagnanais na minahin at nakawin ang mga ginto at ano pang mga mamahaling mga metal at bato sa kanilang lupang minanapa nila mula sa kanilang mga kanununuan. Dahil tinutulungan ng mga madreng ito ang mga batang lumad na mag-aral, nagtayo ng mga paaralan para sa mga lumad. Dahil dito, nahihirapan na ang mga dayuhang negosyante, nalinlangin ang mga katutubo natin dahil alam na nilang magbasa, naintindihan na nila ang mga nilalaman na mga kontratang persahang sinusubo sa kanila. Dahil dito, mga kapatid, maraming nagalit sa ating mga kapatid na madre na nagsasabuhay sa ninanais ng ating mahal na Poon,
para sa atin ang pagmamahal sa ating kapwa, radically living out the gospel message of Christ, ang mandato ng ating mahal na puon para sa atin, at ang mahal na obispo ng San Carlos Diocese, no? Si Obispo Gerardo Almenaza, na niretag dahil nagsalita siya sa pagpatay ng mga volunteer ng kanyang diocese, sina Toto Patigas, Sara Alvarez, at si Dr. Sansilan. Sabi niya, mga kapatid, sabi ni Bishop Almenaza, "As your pastor, I cannot be silent amid violence and injustices." Ano ba ang ginagawa natin, mga kapatid? Kaya mo bang totoong isabuhay ang ninanais ng puon para sa atin, ang pagmamahal sa mga kapatid nating nangangailangan? Kahit na ibig sabihin dito ay harapin mo ang maraming mga sakripisyong kaakibat dito, kasama na ang banta sa buhay, banta sa iyong kalayaan, banta sa iyong mga mahal sa buhay. Ipagdasal natin, mga kapatid, ang ating mga madre at kaparian sa Rural Missionaries of the Philippines, no? At si Bishop Almenaza, na malampasan nila itong mga pagsubok na ibinato sa kanila ng mga demonyo at ng mga nagpapagamit sa demonyo. Ano ang sabi ng ating mahal na puon, mga kapatid? O masasamang lahi, masasamang angkan, napakasama nyo at kailangan nyo pa ng mga palatandaan para kayo maniwala sa Diyos at gawin ang tama at kung ano ang nararapat. Kailangan pa bang patunayan ng Diyos na siya ay totoo at mahal na mahal kanya? Kailangan pa bang gumawa siya ng kung ano-anong kababalaghan para maniwala at magtiwala ka sa kanya, para sundin mo ang kanyang mga utos, knowing na ito ay para sa ikabubuti mo? Ang mga Pariseo, mga Eskriba, mga Saduceo sa panahon ng ating mahal na puon, mga kapatid, ay sobrang kumukontra sa ating mahal na puon, na hindi nila makita ang mga kababalaghang ginawa ng ating mahal na puon, ang pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas sa mga demonyo, pagpakain ng libo-libo katao, pagbigay buhay sa mga namatay. Hindi nila marinig ang mabuting balita na binibigay ng ating mahal na puon sa kanila. Ang kanilang puso ay kasing tigas ng bato, at sa kanilang mga isip ay ang mga kung ano-anong plano para patayin ang ating mahal na puon. Wala nang pwedeng makapasok sa kanilang mga puso at isip kung hindi ang kanilang hindi maintindihang galit para sa ating mahal na puon. At kahit ano pa mang tanda at kababalaghan ang gagawin ng ating mahal na puon, hindi pa rin nila ito makikita, at lalo na hindi nila ito kayang paniwalaan. Kaya ano pa ang magagawa ng ating mahal na puon, mga kapatid? Mas mabuti pa ang mga paganong taga Nineveh, ang Rena ng Sheba, dahil nakita nila at naniniwala sila sa kabutihang loob ng ating Panginoong Diyos Ama. Itong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, ay isang napakagandang pagkakataon na sama-sama tayong magnilay at magsisi sa mga kasamaang ating nagawa, na paniwalaan natin ang ating mahal na puon. Maging magandang balita tayo, mga kapatid, sa ating mga kapatid na sobrang nangangailangan. Huwag kayong matakot. Manindigan kayo sa kung ano ang tama at ano ang nakakabuti para sa mga kapatid nating nasa laylayan ng ating lipunan. Isabuhay natin ang magandang balita
ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ipagdasal natin, mga kapatid, sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno na palakasin niya ang ating paniniwala at pagtitiwala sa kabutihang loob ng ating Panginoong Diyos, nang sa buong kababaang loob, tayo ay magsisi at makaranas ng totoong pagbabago sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Hari nawa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na hindi maaaring takasan ang Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ipagdasal din natin sa ating mahal na Poon ang ating mga madre at kaparian na naglilingkod sa ating mga kapatid na mga mahihirap, sa mga lumad at mga kapatid nating nasa laylayan, at si Bishop Almenasa. Nabigyan sila ng lakas ng Panginoon na harapin itong mga pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Dalhin din natin sa ating mahal na Poon ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama namin, ibinigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig sa pagdating ng iyong anak, kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot,
humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahan ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na 2 ng Marso, araw ng Webes, sa ganap na 6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Paalala rin po sa lahat, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Tanak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.